Isa nga si Heart Evangelista sa talaga namang ngayon ay hinahangaan ng mga Pinoy dahil sobrang napaka-fashionista at masasabi natin na very luxurious talaga ang kanyang life. Well, isa nga po ba itong indikasyon para magkaroon ang ilang mga nasa paligid niya or sino pa man na hindi natin nakikilala na magkaroon ng interes na ang buhay nitong si Heart Evangelista ay manganib? Well, iyan nga ang isa sa naging topic ng columnist and talent manager na si OJ Diaz sa kanyang vlog, kung saan ay may isang napakatinding revelasyon nga ang ibinahagi ni social media vlogger na si OJ Diaz. Ito'y about sa kaligtasan at kalusugan ni Heart Evangelista, na tila medyo nagkaroon ito ng threat. Well, ano nga po ba ang ating sinasabi? Narito po ang ating full update. Sinasabi ng vlog ni Diaz kung saan ibinahagi din ito sa bandera. At doon ay sinasaad ang isa nga pong caption or post ni Heart Evangelista sa kanyang Instagram, na tila nanawagan nga ito na hindi siya affiliated kung kanino man. Ayon sa naging panawagan ni Heart Evangelista, say niya, "To all my fashion loves in Fashion Week, for clarity, I am not affiliated with any other person but at Ata Paris and at Directions Group. So if there's any party that says she cannot make it, kindly confirm with me or my representatives. Thank you so much." Kaya naman ang tanong ni OG, sino ang pinariringgan ng isa sa luxury influencer ng Pilipinas? Nasa Milan Fashion Week si Heart at may a-attend siyang show for Max Mara. Apparently, pagdating niya ron, nagulat yung mga taga Max Mara na nandoon si Heart Evangelista. Yan nga ang naging kwento ni Loy. Bakit sila nagulat? Yun kagad ang tanong ni OG. Sabi ni Loy, hindi nila ina-expect kasing mayroong daw tumawag na hindi raw makakarating si Heart Evangelista. So merong nananabutahe? So hindi pa alam kung sino. Siyempre, ang mga netizens nag-speculate na nandoon si Heart. Nandoon din yung dati niyang glam team. Diba dati may mga issues na kinuha rin ang mga contracts, although walang confirm kung sino talaga dahil inaalam pa kung sino yung tumawag. Yun nga ang nangyari, na parang merong effort na hindi siya makakarating. Aatid siya, ayon sa kwento ni Loy. Batay sa opinion naman ni OG, ay sa organizer daw galing ang imbitasyon at may kumontak naman na sinabing hindi nga makakarating si Heart. Kaya na-off si Heart dahil dumalo siya sa nasabing event, tapos nagulat ang lahat na naroon siya. Kaya pakiramdam nito, hindi siya imbitado. Say ni OG, so ang ituturo o ang itinuturo yung dating glam team niya. Ang nabalitaan ko naman ay iba. Hiwalay na kwento na po ito, ha. Hindi ko naman alam kung sino ang tinutukoy ng kampo ni Heart, na dati raw ay may mga taong kung ano-anong ipinapainom sa kanya. Ang term na ginamit habang kausap ko sa phone, muntik patayin si Heart. Sorry po sa term. Madaming gamot daw ang pinapainom dati kay Heart, na akala raw ni Heart ay para sa kalusugan niya, para sa kanyang wellness. Yan ay nakarating lang naman sa akin, pero di ko naman alam kung sino ang itinuturo. Kwento nga ng talent manager na si OG Diaz. Anyway, ito lang ang masasabi ko. Pag naghiwalay na, kahit hindi magkibuan, huwag na lang maggagantihan. Kunwari sa kampo ni Heart, sa kampo rin ng dating glam team, tahimik na lang, gawin na lang natin kung ano yung trabaho natin. Yan ang advice ng talent manager. At bago nga magtapos si OG, ay napansin niyang parang nagiging magkamukha na sina Heart at si 2015 Miss Universe Pia Wurstbach na si inaman ni Mama Loy. Maraming siyang nabasang komentong ganun mula sa netizen. At syempre, humirit naman si Josa Poco. Syempre naman Mama Loy, kasi yung dating glam team ni Heart ay glam team ngayon ni Pia. Kaya hawig at lahat ng video ay napapanood ko. So yan nga ang medyo biro pa ng mga nasabing host. Well, sana nga ay maging maayos na ang lahat
Dahil sabi nga ni OG Diaz ay mag-move on na lang ang isa't isa. Yan ang ating Miss Lee Vlog Update. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.